Ginger. Bagoong alamang, salted shrimp. Garlic. Tapos ito guys, pang garnish mamaya. Ayan guys, ang lahat. Okay? And with this, coconut milk. Tapos ito yung ginamit ko guys, na salted shrimp. Ayan siya. Guys, anuhan nyo lang ng asin at tapos suka para mawala yung amoy ng beef. Tapos, you can wash it after guys. Nahiwa siya guys into like this. Yan, para siyang ano kasi. Gawin ko tong Bicol Express guys. Beef naman siya. Try natin na beef. Hindi naman pork. Okay, tapos hugasan nyo, okay? Hugasan nyo ng mabuti guys, ganun lang po. At ito na guys, ang ating beef, okay? Yan o, nahugasan na siya, na-drain na. Pero need natin na i-marinate guys, light soy sauce konti. You need to marinate guys, light soy sauce. Tapos, black pepper. Ayan. Marami. More para ano. Then, 1 teaspoon red sugar. Tapos, little bit oil, guys. Then, corn starch. Konti lang guys ha, kay ang karni dito sa Hong Kong guys is lalo na yung beef, hindi siya masyadong malambot pag hindi nilalagyan ng cornstarch. Kaya lagyan nyo ng cornstarch after nyong masamasahin guys, set aside nyo guys for mga 20 minutes, 30 minutes, ganun. Ilagay nyo sa ref kung gusto nyo, pwede rin. Pero kung mag-aircon kayo sa bahay, pwedeng sa labas na lang. Ganun, gaya dito guys. Kaya ganyan lang guys, marinate nyo lang kunti, okay? So, okay na siya guys. Tanggal yung salty guys. Ito siya, tanggal yung alat-alat. Sobrang maala, too much salty, it's not good guys.
guys, maglalagay na tayo ng mantika. Hintayin lang natin guys na minit-init yung mantika. Ayan. Tapos ilagay na natin ang luya. Ayan. Dapat maraming luya. Ayan. Para mabango. Pang iwas sa langsa. Ginger. Ayan. Ginger, ginger. Alog-alog, alog-alog. Ayan. Tapos bawang. Ayan. Lagyan natin ang bawang. Kahit tayo yung mga aswang, shout out sa mga aswangers dyan. Ako lang yung aswang na mahilig sa bawang. Ayan. Tapos, shallot. Ayan. Ang ating onion, guys, na pulang onion. Ayan. 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 Lagay natin yan. Tapos, ayan. Halo kay ubi, guys. Ganyan. Halo-halo. Halo-halo. Para mabango, guys, ang spices. Ayan, halo ulit. Ayan, tapos lagay na yung ibang sili. Mamaya na yung iba guys, para hindi siya masyadong malata lahat. Tapos karne, ayan. Ito na yung beef natin guys, na nahiwa, tapos na marinate. Ayan. Ano lang natin siya guys. Tapos paminta, ayan, pamintang durog. Ayan, crushed black pepper. Ayan. Tapos halo-haloin, halo-haloin. Ayan, halo-halo lang guys ha. Ayan, lagyan natin ito ng rice wine. Ayan, para pawala po itong rice wine guys sa langsa ng baka, sa beef. Ayan. Pero pag wala naman kayong rice wine, pwede naman guys, optional naman yung rice wine. Pero sa akin kasi gusto kong lagyan siya ng rice wine. Halo-halo lang po hanggang siya ay maluto. Ayan, takpan natin. Tapos, ayan, balikan na natin. Ayan. Medyo na ano siya guys. Medyo konti na siyang, naluto na siya konti. Ayan, ayan, alog-alog. Hanggang mahilo yung baka guys. Lagay natin yung hipon, kalahati guys. Para manuot yung lasa ng hipon dyan. Pero yung kalahati, mamaya na po yun. Kalahati muna, okay? Hati-hatian. Ayan. Lagyan natin ng yung asukal yung nilagay ko kanina, guys. Ayan. Kasintayin lang natin yung medyo ma-reduce yung kanyang sauce. Ayan, ilagay na natin yung gata. Ayan, kalahati muna para pampalabutin natin yung beef. Tapos water. Ayan. Oo. Hot water siya guys ha guys. Dapat hot water po ang ilagay nyo para po hindi siya maging makunat yung beef nyo guys kapag malamig po yung tubig nyo or galing sa gripo. Dapat hot water and then a little bit coconut milk, tapos mixed it. Ayan. Halo-haloin nyo para hindi mamuo yung gata niya po. Ayan. Pastakpan nyo. Ayan. Hintayin lang natin. Low fire nyo lang, guys. Ayan. Tapos, ayan na siya. From low fire, kanina. Ayan. Check nyo lang siya, guys, ha? Para hindi po masunog yung ilalim. Check nyo lang siya lagi, guys, para mga 3 minutes, 5 minutes, tapos takpan, tapos buksan nyo after 3 minutes, 5 minutes, ganyan, para hindi po talaga mag-stick yung coconut milk niya sa pinaka-bottom ng pan ko, guys. Ayan, ihalo na po natin yung half na bagoong, tapos yung sili, ayan. Ayan lang po siya, guys. Basta, hintayin lang po natin mag-reduce yung kanyang sauce. Tapos, halo-halo. Ayan, halo-haloin. Tapos, okay na siya. Ayan, ilagay na naman natin yung kalahating gata, yung natirang gata. Ayan. Tapos, hintayin lang natin mag-reduce yan siya. Halo-haloin lang talaga.
Ang pinaka-key dito guys is kailangan yung halu-haluin para hindi pumamuo yung bata. Yan. Basta guys, keep on steering lang po. Steer, steer, steer. Okay? Yan. Hanggang umunti yung sauce na guys. Yan. So, hayaan lang muna natin siya. Tingnan natin yung maya. O, tikman natin. Ayan. Pampar. Tapos, ayan. Check na naman natin ulit. Ayan. Ganyan. Haluin nyo lang siya, guys. Halu-haluin. Ayan. Halu-haluin. Hinay-hinay lang po para hindi po madumihan. Magdumi-dumi dyan sa mga gastog nyo. Ganito guys. Yan, titikman na po natin ngayon guys ha, kung tama na yung tinta. So, pag kulang sa panlasa nyo guys, nagkaganyo na lang po ng either asin or sugar po para mag balance po yung ano guys, alat at saka ano na. Very good! Kasi sa pagtitikman nyo guys. Sarap! Tama lang yung anghang guys. Tama lang yung anghang niya. At yung timpla is napakasarap. Walang amoy na baka. Maparami kayo ng rice nito. Tayin lang natin guys na mag reduce yung gata niya. Let's wait for a while. Ayan na guys, after nating hintayin guys, ayan na, nagmamantika na siya. Let's see, let's see the mantika guys, you can see the oil. Ayan, keep on stirring lang guys para hindi dumikit. Ayan, napadami kayo sa kanin guys. Yung iba guys, gusto nilang may sauce yung Bicol Express nila, pero sa amin guys is gusto namin ang nagmamantika guys yung Bicol Express. Ayan guys, sama gaya niyan. Nagmamantika. Ayan, lumalabas na yung oil niya. Dahanin nyo lang guys ha, para hindi mag-stick sa ilalim. Gaya niya no. Guys, okay na yan guys. As long as lumabas na yung mantika niya, it's time to eat na guys. Eating time with more rice. Okay guys, plating na tayo. Hi guys, ito na po guys, luto na po yung ating Bicol Express, Beef Bicol Express. Ayan po siya guys, malambot na po siya. Ito na po. Ayan guys, kain tayo. Ayan. Tapos, Reef Reaper, shout out. We're gonna eat Beef Bicol Express. This is famous in Philippines. Filipino always love to use their hands when we eat, okay? Reef Reaper.
Shout out kay Kitizen Santos guys, ang aming generous na aswanger. Siya po yung nagsabi na okay din daw po itry yung beef Bicol Expresso. Ngayon tinry ko guys. And of course, hindi mawawala ating veggie guys. When you eat meat, you also eat veggie. Shout out sa aming team aswangers ng Kenzel Kitchen Vlogs. If you haven't subscribed, please subscribe, like, and share. Thank you guys. Bye!